Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating weather update ngayong alas 3 ng hapon. Kung mapapansin nga po natin yung ating minomonitor na low pressure area dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay inaasahan na magiging isang bagyo in next 24 to 48 hours. At ito naman po ay hindi naman nating inaasahan sa ngayon na papasok ng ating bansa. Kasi nga ayon sa ating advanced weather forecast ng Japan agencies at ng NOAA, at ng European Center, ito nga po ay may posibilidad na mag-curve po yan, papunta po yan dito sa silangan ng Japan. At ang umiiral pa rin po sa ating bansa, yung ating shear line na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon, at may mga posibilidad na nga po ng mga pag-ulan. Kung makikita natin yung makakapal na kaulapan na yan, ay magpapaulan na po sa ilang bahagi sa Luzon. At maging sa may Metro Manila po, ang nakaka-apekto ngayon sa atin, yung ating easterlies. Ito po ay may mainit na hangin na daladala at ito nga po ay nagbabanggaan yung malamig na hangin at mainit na hangin. Ito nga po yung ating amihan. Yung ating ITZZ naman, yung Intertropical Convergence Zone ay nakakapekto dito po sa dulong hilaga ng ating bansa sa may Mindanao at hanggang dito po yan sa may Palawan. At tignan natin yung ating satellite image, kung mapapansin nga po natin, nakakaranas po ng mga pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, dito po sa Cagayan Valley, sa may Tugigaraw, sa may Isabela, nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan, sa may Baler Aurora, at maging dito po sa may Polillo Island, sa Quezon, and even Metro Manila ngayon po ay nakakaranas ng mga katamtaman at bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Maging sa may Bicol Region po, nakakaranas po tayo ng mga pulupulong pag-ulan, kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At maging dito po sa may Mindoro Province, nakakaranas din po tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako naman tayo dito sa may Visayas, kung saan nga nakaka-apekto naman yung ating easterlies. Makakaranas po tayo ng mga pulupulong pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, dito po sa may Silago, sa Tacloban, at maging dito po sa Cebu City, Kabangkalan, Dumaguete, sa Iloilo at sa Roa City, may mga isolated rain shower tayong mararanasan dyan. At dito naman po sa may Mindanao, kung saan nga nakaka-apekto yung ating Intertropical Convergence Zone, makakaranas po ng mga pag-ulan, panandali ang pag-ulan ang area ng Davao, Bislig, Kabadbaran, Surigao City, Cagayan de Oro, sa may Dipolog, Pagadian, at maging dito po sa Cotabato, General Santos City, at maging sa may Sarangani, makakaranas po ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po tayo sa may Palawan, kung saan nga po ITCC pa rin yung ating nakaka-apekto. May mga posibilidad tayong isolated rain shower na mararanasan o yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, at kaya maging handa po yung ating mga kababayan dyan. Ito naman po yung ating advanced weather forecast, kung saan nga po na itong dalawang low pressure area natin na nasa labas ng ating bansa. So by Monday, November 29, makikita nga po natin mas nag-intensify pa nga itong low pressure area dito sa labas ng ating bansa. Then pagsapit po ng November 30, ito nga po ay may potential na maging isang tropical depression. At pagdating po ng unang araw ng December, ito nga po ay isang ganap na bagyo na, pero andito pa rin po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit naman po ng December 2, makikita nga po natin, ito po ay posibleng mag-intensify into tropical storm. At andito po yan, yung pinakasentro niya, nasa eastern section po yan ng Luzon area. At pagdating po ng December 3, makikita po natin na ito nga po ay nag-intensify, subalit papalayo po ito ng ating bansa. At makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin po natin, yung malakas na bugso ng amihan at yung ating shear line ay aabot po yan dito sa may Mindanao. De pagsabit po ng December 4, ito naman po ang mapapansin natin, makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Mindanao at ng Palawan. By December 5, makikita nga po natin na bahagya pong umangat yung ating shear line at makakaranas po yung Visayas ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan yung ating area sa may Mindanao. By December 6, ito po yung ating next possible scenario. Makikita nga po natin, magkakaroon tayong panibagong low pressure area
dito po sa labas ng ating bansa, nasa eastern section po yan ng Surigao City. At pagdating po ng December 7, mapapansin nga po natin na ito nga pong low pressure area ay lumalapit sa ating power line at bahagya nga pong humina yung ating Amihan at yung ating shoreline makikita natin ay andito na po yan sa may parte ng Bicol Region. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data no, for the advanced weather forecast natin until December 7. So, meron pa po tayong mga posibilidad na pagbabago dahil malayo nga yung range ng ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung itong bagong minomonitor natin sa advanced weather forecast na posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.